para labanan ng mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa Ocho Diretso. Ocho Diretso. Gandang hapon po. Ako po si Joey Falcon. Nakakasama ninyo hanggang alas 6:30. Napangalan pa rin ang aking mga kasama, sina Percy Lapid at si Jerry Yap. Siyempre hanggang alas 6 tayo ng gabi. Sama-sama tayo dito sa Ocho Diretso. At ang rubing patrol natin na si Nestor Kidlat. Ah, kagitla. Kasama rin po natin ang nangangalap ng ulat para dito sa ating palatuntunan. Ano ba ang mga bago ngayon? Tuloy-tuloy pa rin daw po ang paglilinis. Pag-alis ng mga estorbo dyan sa Mabuhay Lane. Kaya yun namang ating mga kababayan, ha? Huwag na tigas ulo, ha? Kapag ka sinabing alis kayo dyan, at lilinisin muna natin itong Mabuhay Lanes para bigyan ng daan ang mga motoristang matatrapik dahil sa napakaraming lansang ang sasaraduhan. Kaugnay po dito sa APEC meeting. Eh, pagbigyan na po natin ng mga otoridad na gawin yung kanilang katungkulan na paging malinis ang mga lansangan. O dito po sa gate ng Campo Crame, alam ba niyo yung Campo Crame dito sa may EDSA? Malapit dyan sa Santulan. Ang magbabantay na raw po sa gate ng Campo Crame ay mga pulis. Hindi na yung mga security guard. O nga naman. Bakit yung mga pulis babantayan ng mga security guard? Parang hindi maganda, no? Dapat nung painalis yan eh. Alam mo, police, babantayan ka ng security guard. Samantalang itong police, protector ng ating buhay at ari-arian. At kinakailangan pa nilang guardian security guard. Guardian sa kanilang kampo. Natural, kampo ng police yan. Kayo magbantay dyan sa inyong nasasakupan. Yun daw pong southbound ng EDSA. Ay, may mga barikada ng plastic. Yung mga plastic barriers. Kaya kung kayo'y papunta ng south, galing Balintawak, eh tingnan ninyong mabuti yung mga signboard, ha? Yung mga signages. Dahil nandyan na po ang barikada sa southbound ng EDSA. Baka mamaya mabulaga kayo. Aksidente ang kahihinatnan. Yan po'y kaugnay pa rin sa APEC Summit. At marami pang karsada sa saraduhan. At kung patuloy kayong makikinig sa ating palatuntunan, malalaman ninyo kung ano-anong mga lansangan ang lalagyan ng bara para hindi makadaan ang mga pribadong sasakyan, mga pampublikong sasakyan. At yan po ay gagawin na lamang APEC Road. Daanan ng mga kasali, mga delegado sa Asia Pacific Economic Council Summit. Ang dadating po kasing leader sa atin ng iba't ibang bansa ay umabot sa 20, pandalawampu't isa si Presidente Pinoy. Eh siyempre, ang bawat isa niyan may mga bit-bit pa yan.
May bit-bit na security, may bit-bit na man na Friday, may bit-bit na sekretarya. Kaya napakarami po nang ika nga mag-i-enjoy sa mga lansangang gagawin lamang para sa kanila. Tayo naman sanay na sa traffic ha. Kapang araw-araw na pamumuhay ng Pilipino. Nasanay na tayo sa masikip na daloy ng trapiko. Ordinaryo na lamang po sa atin yan. Kaya wag na kayong umangal. Alas 4:41. Inundin na raw po ng Supreme Court ang pagkakapatay sa isang judge sa Bulacan. Ito po yung judge na nagkumpirma ng kaso o naghatol sa kaso ng isang malaking cannabis syndicate. Nag-offer po ng 2 milyon. Una, 1,500,000. Pagkatapos, sinundan pa ng 500,000 para sa ikadarakip o ikapagtuturo sa mga salarin na pumatay sa judge. Yung mga binabanggit ko, mga patikim lang yan, ha? Ang mga kabuuan ng balitang yan at saka paghihimay-himay natin at pagbusisi sa mga pangyayari sa patuloy pong pag-usad ng ating palatuntunan. Kaya relax lang kayo dyan. Relax naman ako rito. Masama tayo sa pag-arangkada. Ang 8 diretso hanggang alas 6 ng gabi. Magandang hapon, Tony. DJ Tony. Isa pong film na nabiktima ng tanimbala. Nabiktima ng tanimbala sa Naiya. Ang nagreklamo po sa PH Consul, Philippine Consul sa United States. Ayan, nakarating na naman yung balita ng tanimbala. Planting bullet na ginagawa po dito sa Naiya Field. Dati, laglag bala lang. Ngayon, tanimbala na. Hindi raw po, hindi raw po magkakaroon ng distortion ang mga cellphone o ang mga communication ayon sa PNP. At ayon na rin po sa mga kinakulan, hindi magkakaroon ng anumang jammer sa mga ginagamit nating cellphone ngayong panahon ng APEC. Tingnan natin. Nangyari po ito nung dumalaw si Pope Francis dito sa atin nung nakaraang Enero. Alam po ba ninyong walang gumanang cellphone noon? Dahil sinadyang pakiusapan ng mga telcos na huwag i-activate ang mga cellphone sa buong Metro Manila. Bakit? Para po yan sa security ng Papa. At ngayon pong 20 leaders ng malalaking bansa ang nandirito sa atin, sinisiguro po ng Philippine National Police na wala pong distortion na mangyayari sa ating mga cellphone communication. Ibig sabihin, magiging malinaw. Obserbahan po natin. Dahil kumpara naman sa security, okay lang. Ang problema nga dyan, pag may emergency tayong tawag sa pamilya, hindi makatawag. Kaya malamang, tingnan na lamang natin, obserbahan at maniwala tayo sa kanilang sinasabi na walang mangyayaring jamming sa mga signal ng ating mga cellphone ngayong darating na APEC week. May sinabi rito si dating DOE, Department of Energy Secretary,
Carlos Jericho Petilla. Ano ba ito? Ha? Mari po ba o mari na raw pong umabot sa 90% ang target na electrification ng Pilipinas sa taong 2016. Abo, totoo ba yan? Ocho Diretso. Nasa 90% na raw po ang maaaring matapos sa mga nilalagyan ng kuryente sa buong bansa. Lagi po ito ng electrification na project na target daw po ngayon 2016. Ang nagsasalita po ay si DOE, ha? Department of Energy, Department of Energy Secretary Carlos Jericho Petilla. Ako po yung nakakabulol-bulol pagka naririnig ko itong mga apelidong ito. Basta yung Petilla, Abaya, ay sus, nakakabulol. Petilla, Abaya, nakakabulol. Ang nakapagtataka kasi, bakit ngayong 2016 na? Bakit ngayong patapos na ang 2015? At sila ilang buwan na lamang uupo sa 2016? At sila ipapalis na? Bakit ngayon po sila nagkukumahog? Ano ito? Pampa-beauty? Pampa-pogi? O isang mapanlin lang na katotohanan? Totoo ba ito? Patubad ko sa langit ang tamaan, huwag magali. Pagaya ngayon, si Secretary Abaya, panay din ang pagkukumahog. Pagbili ng bagon, pagbili ng rilis. Pagkatapos sa paspasan ng pagpapagawa ng MRT7 patungo ng Cavite. Siyempre, pagka pinaspasan mo, kagad naroon yung mga kontraktor. Siyempre, yung kontraktor may bayad. Yung bayad sa kontraktor, siyempre may cut. Yung tinatawag na SOP. Paspasan sila ng pagsisinop. Si Senador Miriam Defensor Santiago ay tuloy na tuloy na po at handang-handa na sa pagtakbo sa presidential race. Makikipagbakbakan siya sa presidential ring. Parang boxing, ha? Alam po ba ninyo, meron siyang ipinapasang bill. Itong Senate Bill 3007, panukala pa lang, ha? Pero alam po ba ninyo kung ano yon? Tungkol sa mga driver ito. Wala raw pong tao ang pwedeng isyuhan. Nakapalob din sa panukala, ha? Kung pagka naging batas ito, wala raw pong nagnanais maging driver na pwedeng ma-isyuhan ng professional driver's license kung ito ay may sakit o ito ay nagdurusa sa mga sakit tulad ng mga sakit na nakakahawa. Halimbawa, tuberculosis, TB, o sexual transmitted disease, o itong STD. Takot-takot na check-up ito, medical check-up. At hindi rin pwede yung may epilepsy. Sandali, mawawala ako sa momentum. Siyempre naman, magdadrive ka, may epilepsy ka, ay kung bigla kang manginig.
Di palakpakan yung mga drive mga pasahero mo. O ilang lamang po yan sa panukala ni Senador Defensor Santiago, ha, si Miriam. Mamaya po itutuloy natin yan kapagkat napakarami po nang nilalaman ng kanyang ipinapanukalang Senate Bill 3007 o 3007. Magbabalik po tayo pagkalipas ng ilang paalala. Oras po natin, alas 4:51. This time check's brought to you by IQOO. Get cool with IQOO. DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Ocho Derecho, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan, at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid. Ocho Derecho, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ocho Derecho, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid, pinagsamang pwersa para labanan ang mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa Ocho Derecho. Ocho Derecho. Heto na! Heto na! Excuse me! Kanina, yung sinasabi ko na ipinanukala ni Senador Miriam Defensor Santiago, etong Bill 3007 na walang pwedeng ma-issuean ng professional driver's license kung ikaw ay may mga sakit na nakakahawa tulad ng TB, tuberculosis, sakit sa baga. Pero pagka mayaman ka, magandang tawag yan eh, lung cancer. Eh mahirap ka, TB. O ikaw ay may sexually transmitted disease, STD. Pagka mahirap ka, ang tawag yan sakit sa babae. O ikaw ay may epilepsy. Ano ba sa Tagalog yung epilepsy? Sa Bisaya, patulad tawag dun eh. Yung para kang nangingisay, eh hindi po talaga pwedeng mag-drive yun. Magda-drive ka pagkatapos bigla ka nang mangingisay sa gitna ng traffic. O ikaw ay isang alcoholic or drug dependent. At kinakailangan daw po na hindi rin pwedeng isyuhan ng professional driver's license ang isang nag-a-apply kung ito ay hindi dumaan sa psychotechnical driver's assessment. Daming kikita rito, ha? Kinakailangan daw po ay magdaan sa official psychologist o psychometrician ng LTO. Tapos ang dami na magbubukas ng klinika nito. At marami na naman ang kikita rito. Yung bang medical check-up na titingnan lang ang mata at butas ng ilong mo, pasado ka na. Sasabihin, kumuha ka ng medical check-up. Ito, referral. Punta ka ron sa klinika na yun. Pagpasok mo, basahin po na nyo to, yung mga letra. Nabasa mo pala yung 1 and 2, okay? Tingnan ko ang butas ng ilong, okay? Tingnan ko ang mata mo, okay? Pasado ka na. Eto, kinakailangan may mental check-up. Ang nagpanukala po niya na si Senador Miriam Defensor Santiago. Okay, magkakaroon muna tayo ng pag-uulat mula po sa ating kasamang si Nestor Kidlat Kagyate. Kagitla. Nestor Kagitla. RJ! Patrol! RJ! Patrol! Meron daw pong yung LRT6 ready na po para sa Cavite nyo. Uy, sa amin yan. Nestor, please come in.
So, hinihintay na lang mga Joey ng may pananabik na mga kapitenyo ang pagsisimula ng construction ng Light Railway Transit 6. At inaasahang lalo pang sisigda ang komersyo sa 12 economic zones probinsya ng Cavite kapag natuloy ang proyekto. Ikukonekta ang LRT Line 6 sa LRT 1 mula Baclaran hanggang Boko o Cavite. Sa naging pagdinig sa Senado noong Lunes, nag-isa ang mga opisyal ng Department of Transportation and Communication sa mga problema ng MRT at LRT Railway sa line, gayon din ang delay sa expansion project nito. Sa pagdinig niya ay hayag ang hiningi ni Senator Grace po ang pagbibitin ni DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya. Gayunpaman, kumpiyansa ang maraming residente ng mga Lancaster New City, ang pinakamalaking township project ng Property Company of Queens Incorporated na halos 1,600 hektaryan ng Kawit Imos at General Trias na matutuloy ang Baclaran Cavite LRT project. Ito si Nestor Gagitla para sa DZRJ 810 83 Media. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Nestor! Yes! Nakakapanibago ba pagbago ang cellphone? Teka muna. Maganda yung mga tanong mong yan. Nakapanibago, no? Bago. Pero yung sinasabi mo kanina, na ikay kumakain ng merienda at tinapa, na ikay pa ibagong cellphone, na umaabot ng 3 araw ang iyong pakain. Oo, makapakain ka talaga mga 3 araw. Pabuenas yan eh, pabuenas. Ay. At saka hindi lang pakain ha, may painom pa yan. May painom pa? Oo. Ayun ang tinatawag na abusado na. Oh, napakain ka na. Ay, okay, maraming salamat, Tutor. RJ Patrol. Ocho derecho. Heto na. Sarap humimas ng bagong cellphone. Ay, nako. Yung COA po, nakadiscover na naman ng anomalya. Ang tinama naman ngayon, yung mga pulis na naman. Nagkaroon daw po ng anomalya sa pagbili ng panggasolina sa mga sasakyang gagamitin sa Luya ay Bagyong Yolanda noong Nobyembre 2013. Ayon po sa COA o sa Commission on Audit, naging magulo ang listahan ang mga nag-procure at magulo rin ang listahan kung saan-saan napunta ang gasolina. Hindi may paliwanag at hindi po nasunod ang Memorandum of Agreement na gagamitin lamang ang gasolina sa paghahakot ng mga tao mula sa naging biktima ng Yolanda at paghahakot ng mga pagkain ibibigay sa mga naging biktima ng kalamidad. So ayun, investigasyon na naman. Malaki-laki rin po ha. 68 milyong piso. Pero halos pang merienda po ito. Doon sa mga perang hinahanap pa. Doon sa Office of Civil Defense. Bakit naman ayaw ipamigay ng Office of Civil Defense ang mahigit 300 milyong piso? Pinapatubuan ng talaba doon sa bangko. Pinapaamag ng katakot-takot na interest na pag-iinteresan naman ng mga mahilig sa interest. Nag-umpisa na raw po ngayong hapon ang pag-iimbestiga sa laglag bala sa Senado. 2 Senate Committee po ang nag-iimbestiga rito. Sandali po lamang at meron tayong text message. Oh, inalis mo naman. Text message. Pagkatapos ng pagbabalita mula sa Voice of America. Ocho Diretso. Inihahandog ng A-Tri-Media Pro Incorporated. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. From Washington, this is VOA News.
I'm Victor Beatty reporting another round of global talks on Syria's future approaches. U.S. Secretary of State John Kerry travels Thursday to Europe with ways on ending the Syrian conflict dominating his talks. He'll take part in a second international conference scheduled in Vienna Saturday on Syria's political future. Trinity University's David Lesh is a regional analyst. The crux of any political settlement depends on whether or not you can get the Syrian government to agree to concessions that are constitutionally encoded without caveat that can satisfy at least the minimum demands of a critical mass of the opposition. I don't think you can right now. And among the disagreements over the status of President Bashar al-Assad, Russia has circulated a plan that calls for drafting a new constitution. The opposition says the goal is to keep Mr. Assad in power. Speaking Wednesday at a meeting on Malta among European and African officials, French President Francois Hollande said Africa needs more international development aid in order to curb the flow of migrants to Europe. Si nous ne comprenons pas que nous devons investir massivement en Afrique, Mr. Hollande warns, without a massive infusion of development aid, there will be years of migration flows to European destinations. EU Foreign Policy Chief Federica Mogherini says a European proposal to infuse nearly $2 billion in more aid to Africa is one way to cope with the issue. This is about building opportunities for people, protecting people's lives, fighting against criminal networks that exploit people's desperation, and doing this together. I think together is the key word of this summit. Meanwhile, Sweden is introducing temporary border controls to stem the flow of migrants, while Slovenia is erecting a razor wire fence along its border with Croatia. Some 800,000 people have crossed into Europe by sea so far this year, nearly four times the number who made the journey in 2014. This is VOA News. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. A-Tri-Media Pro Incorporated. Halalang 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumunok sa ating bansa. Makinig sa Ocho Diretso tuwing Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, kilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayan ng Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, a Tri-Media Broadcasting Network, ang himpila ng bawat Pilipino. Abangan sa Ocho Diretso, Bakit Kita Iboboto, November 13, 2015, ni Susan Toots Ople. Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Abangan sa Ocho Diretso. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Ocho Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan, at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid. Ocho Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ocho Diretso, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid, pinagsamang puwersa para labanan ang mga pang-abuso sa ating lipunan, dito lamang sa Ocho Diretso. Sama po ulit tayo hanggang alas 6 ng gabi. Pero bukas po eh, hanggang alas 7 yata ako ng gabi, ano bukas? Alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi sa Ocho Diretso, dahil may bisita po tayo, si Susan Toots Ople. Sino si Susan? Hindi po si Susan Roses, Susan Toots Ople.
Yun po ang anak ni Cablas. Yung tawagin nung araw. Yung magiting na senador, si Cablas Ople, yung malaking boses, yung... Look, mabro. Gusto kayo? Yun po ang dating labor leader noon. At naging secretary ng labor department. Taga Bulacan po yun. Sa Malolos yata, ano? So, bukas po, ang bisita natin ay si Susan Toots Ople. Medyo hinga-hinga muna tayo. Kasama ko pa rin po dito ang mga magugulo, si Jim Mayores, si Roland, si Talia. Si Roland Garabilis po yun. Si Talia ay mahiwagang babae ito eh. Hindi ko alam apelyido nito. Si Romar Bakalso. Tsaka si Kidlat. Abalang-abala doon sa kanyang gadget. Sabi po ni Marvin Capile, bibilhin pa lang na bago ng MRT. Ba? Secretary John Abaya na naman ito nagagalit. Sana sa susunod na taon o kailanman, wala nang pipila o mag-aantay ng matagal na mga pasahero nating papasok sa trabaho pag rush hour. Ayan. Lalo na po doon sa North Avenue. O nga naman sa North Avenue Station, Diyos ko po. Ito yung umaga yan. Tandamu ka lang mga nakapila. At palitan na rin daw po mga lumang bago ng LRT 1. Nang iba'y wala ng aircon at tumutulo pag umuulan. Para lang informal settler, ha? Kapag ka umuulan, tumutulo. Pero baka naman sagot nila, pag umuulan lang naman yan, saka tumutulo. Pag tag-init naman, wala. Palitan ng mas malapad na unit. Thank you, Kuyang Joey. Solid na solid listener, Marvin Capili ng Tondo. Ano ba, may sinasabi pa siya. Bakit kaya hindi puntahan ng mga bisita man lang ni DOE Secretary Petilla ang Bataan Nuclear Power Plant? O, gastos yun. Naginastusan ng bilyon at magsama siya ng mga eksperto, engineer, baka sakaling gumana pa at magamit. Makasagot sa napakamahal nating kuryente. Bilang mataas na pinuno, magtatanong lang po at question ko lang po. Kuyang Joey, salamat. Solid, solid listener, Marvin Capide. Ajib, tawagan natin pag-asa. Kung gusto po ninyong kayo magkaroon ng isang brand new Nextbook Android tablet, wala kayong gagawin kundi mag-text sa 0917-798-8910. Ulit, 0917-798-8910. Magpadala kayo ng mensahe o greetings na aming babasahin. At presto, kasali na kayo sa raffle para sa Android Nextbook. Tablet po yan, tablet. So, inuumpisa na nga po na dalawang committee po ang dumidinig ngayon dito sa Laglag Bala, modus operandi sa NAIA. Ito po ang Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Secretary ni Senador Teopisto Gingona III. At yung pong isang committee ay ang Public Service Committee na pinamumunuan naman ni Senator Sergio Osmeña III. Kita nyo, parehong III, ha? At ang inimbitahan po nila para dumalo sa pagdinig ay yung mga nabiktima, si Rufina Cruz, si Rowena Otis, si Gloria Ortiz, at si Lane Michael White. Ito ro pong si Lane Michael White, itong kinikikilan ng 30,000 pesos. At expected pong dadating sa pagdinig ngayong hapon si DOTC Secretary Joseph Emilio Jun Abaya, si MIA, MIAA,
Manila International Airport Authority, General Manager Jose Angel Honrado. Si Angel Honrado. Si Chief Superintendent Francisco Balagtas ng PNP Aviation Security Group, si Civil Aviation Security of the Philippines, William Hatchkey, ito yung kaap, at yung Office of the Transportation. Si, ano ito, si Roland Recamono. At ang mga imbitado rin po ay ang NBI, si Pau Chief, Public Attorney's Office Chief Priscilla Acosta, Presida Rueda Acosta. Ito po yung naging dahilan kung bakit nakalabas yung 12 biktima ng laglagbalagang na hinold po doon sa ABSICOM. At siyempre magiging bisita ko bukas si Susan Toots Ople, ang head po naman ng Blast Ople, Ople Policy Center Training Institution. Ayan po ha, si Susan Toots Ople, isa po sa mga naroon sa investigasyon ng laglagbalaga at tinitingnan po niya ang kapakanan ng mga OFW na nasa sangkot sa ginagawang biktima ng laglagbalagang o tanimbalagang dyan sa Naiya. At bukas po, kung gusto nyo marinig yung mga iba pang nangyari doon, isita nga po natin siya dito sa Ocho Derecho, si Miss Susan Toots Ople. At magtatanong po tayo ng mga bagay-bagay sa kanya. Samantala, meron po tayong pag-ulat mula sa Pag-asa. Magandang hapon kay Aljar Aurelio. Aljar? Magandang hapon sa inyo lahat. Aljar ba ito? Aljar? Apo. Aljar Aurelio, Pag-asa weather forecaster. Kumusta ang ating panahon, Aljar? Sa ating... Ang ating panahon ay wala pa tayong inaasahang low pressure area o bagyo. Sumakatuloy ng malaking bahaging bansa natin ay makakaranas ng malinsangan at magandang panahon. Ang Sugsar region at Davao ay Davao region ay makakaranas ng maulap na may mga light to moderate rains at isolated thunderstorm. Samantala ang malaking bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila ay magiging bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated thunderstorm. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 5:14 ng hapon. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako po si Aljar D. Aurelio. Aljar, anong nakikita ninyong forecast sa darating na APEC Summit? Kumusta magiging lagay ng panahon? Sa loob ng 5 days weather outlook, hindi po maabot yung araw ng APEC Summit. So sa susunod na 5 araw, ano magiging lagay ng panahon natin? Wala pa tayong data para doon sa ngayon. Mm-hmm. At pagka patuloy itong easterlies pa rin o ITZ ang nakakapit sa atin at sa maabot ng ang panahon ng APEC, ay magiging maganda pa rin panahon katulad na naranasan natin ngayon. Sa darating na weekend, kumusta ang ating weather? Sa weekend ay ganun pa rin. Dito sa Metro Manila, halimbawa, ay makakaranas tayo ng mainit umaga at malinsangan pa rin. And sa hapon ng gabi, maaari tayo magkaroon ng isolated thunderstorm. Gano'ng kainit pumalo yung panahon natin kanina? Sobrang init. Mga ilang temperature yon? Well, kanina umabot ng... 33.1 degrees Celsius sa Metro Manila. Ah, 33 lang yon. So, talagang mainit lang sa pakiramdam, ano? Opo. So, maraming salamat, Aljar Aurelio. Maraming po, magandang hapon. Okay. RJ! Patrol! RJ! Patrol! Si Aljar Aurelio, mula po sa Pag-asa. Siya yung Pag-asa forecaster na nagbigay sa atin ng lagay ng panahon. Yan.
Yun daw pong pagdinig sa kaso ng disqualification. Disqualification case kay Senator Grace Sonora. O Senator Grace po. Yamansares. Ay malamang po na ipalabas na raw ang desisyon sa darating na November 17. O bumuntakin mo yan, ha? Just in case, ha? Just in case lang na ma-disqualify si Senator Grace po. Adi laglag ng isa. Pagkatapos titirahin naman si Senator Miriam Defensor Santiago ng medical certificates. So kung hindi siya makapagbigay, malamang na mauwi ito sa pagkalaglag din ng kanyang kandidatura. At si Vice President Binay naman, itutulak yung mga kasong isinampa sa kanya ng ombudsman. At pag-marin silbihan siya ng warrant of arrest o disqualification sa panunungkulan. Pero baka magdalawang isip ng ombudsman dahil yung kanilang ipinadalang desisyon kay John Bina, yung mayor ng Makati, sinupalpal po. Sinupalpal ng Korte Suprema at pinaburan yung Court of Appeals. Baka magdalawang isip na yung ombudsman. Hindi pala kami ubra? Nahaharang pala kami ng Korte Suprema? Ayan, pero kung itutuloy nila, so ang daming malalaglag, ang matitira na lang si Rojas na lang, panalo na. Talaga nga naman ang politika. Ang daming taktika, no? Kung hindi mo kaya, ilaglag mo. Kung hindi mo kayang talunin at nag-aalangan ka, gumawa ka ng paraan para masira. At kung laglag na sila, wala nang kalaban, si Duterte na lang. Si Duterte na lang ang papasok. Si Mayor Rodrigo Duterte ng Davao City. At kung dalawa na lang sila ni Mar Rojas, Mayor Rodrigo Duterte, dalawa na lang sila, papasok na sa substitution si dating President Erap. Magsasubstitute siya kay Senator Grace po. Aba, tatlong malalaking labanan yan. Si Mar Rojas sa LP, si Duterte, baka mag-substitute yan kay Binay. Kung halimbawa si Binay isusulong ng ombudsman yung pagkakaso sa kanya. Tapos substitute si Erap kay Senator Crespo. Di rin ang labanan. Maunsa mina naman ang pangarap ni Rojas. Talaga naman pag kami namalas ka. PNP Police Director General Ricardo Marquez, may protocol silang sinusunod sa APEC. Report ni Nestor Cagitla. Nestor? Ayon kay Police Director General Ricardo Marquez, may mga protocol silang sinusunod kapag may mga bisitang dumarating. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagdeklara na holiday sa susunod na linggo para umunti ang mga sasakyang bumibiyahe. Nakikiusap si Police Director General Marquez na kung wala silang gagawin ay pagpaliban na lamang ang mga lakad, lalo na dito sa National Capital Region, at ito ang paraan ng kanilang para di na mahirapan. Sa batala sa traffic na itinudulot may opening ang EDSA ay makinig ang ay malaking abala sa pagdaan ng EPEC holiday, at kung maaari ay huwag na munang dumaan sa parte ng EDSA. Sinabi pa ni Director General Marquez ang objektibo, ang plano kung paano maiipsan ang inconvenient at ang ating commuting public, ang kanilang isasagawa ay hindi kailangan isara ang kalsada, at isasara lamang ito kung kailangan. Puspusan din ang pasasayos ang traffic flow tulad sa Makati Avenue
Ayala Avenue na kung saan dito dadaan ang delegates sa tutuluyan nilang hotel. Ito si Nestor Cadena para sa DCRJ 810 83 Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Nestor Kagitla. RJ! Patrol! RJ! Patrol! Yan po ang ating kasamang si Nestor Kagitla. Bueno, oras natin, alas 5.21. This time check is brought to you by IV Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Enjoy a different kind of cool with iCool. Cool na cool habang inunguya. Cool na cool habang ikaw ay nagsasalita. iCool Menthol Gum. Minty, gummy, long-lasting nguya. Long-lasting cool. iCool Mentholated Gum and iCool Cherry Mint Gum. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IV Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumunok sa ating bansa. Makinig sa Ocho Diretso tuwing Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, kilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayan ng Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, a Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Abangan sa Ocho Derecho, Bakit Kita Iboboto, November 13, 2015, ni Susan Toots Ople. Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Abangan sa Ocho Derecho. DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks, pinagsanib na puwersa para sa sambayan ng Pilipino. Ocho Derecho! Ocho Derecho! Ocho Derecho! Heto na! Oras po natin, alas 5.24. Alam po ninyo, sa lahat ng ika nga ay inaabot ng kamalasan, o inalat na ha, huwag na masyadong kamalasan, pangit pakinggan eh. Yung mga tila inaalat na nga. Si presidential candidate Marrojas po. Alam nyo bakit pare ito si dating speaker Jody Benicia, natatandaan ninyo? Noong si Cory ay magkatapos na sa kanyang termino, si Pangulong Corazon Aquino, yung nanay ni Pangulong Noynoy. Nung magtatapos na, ang akala ni Speaker Jose de Benicia noon, ay siya ang magiging kandidato sa pagka-presidente kaysa itumakbo. Eh, nagkataon po naman ang bibit-bitin pala ni Pangulong Cory Aquino ay hindi siya kundi si dating presidente Fidel Ramos. Kaya nangyari, natalo si de Benicia. Si Ramos po naging presidente.
Pagkatapos po noong maging matunog si Mar Rojas bilang senador, dahil doon sa kanyang gimmick, yung kanyang Mr. Palengke. Kaya po noong 2010 ay nagplano siyang tatakbo sa pagiging presidente dahil matunog na matunog si Mar Rojas. Ang problema po ay namatay si Tita Cory. At nang mamatay ito ay parang nagnakitang ang simpatiya ng tao ay napakarami lalo sa paglilibing. Kaya sa halip na si Mar Rojas, sinoy-noy po ang isinulong. Itinulak ng mga kapartido ni Tita Cory na siyang tumakbo. Kapagkat yung sympathy vote, napakalakas po. Yung sympathy ng tao sa pagkamatay ni Tita Cory ay mabibit-bit ni Senador Noynoy Aquino sa kanyang pagkandidato bilang Pangulo. At pumayag po si Mar Rojas na maging busy ang slate niya kay Noynoy. So, ang nangyari ay Noynoy Aquino, Mar Rojas. Pero ang sinuportahan mo naman nung mga kapatid ni Noynoy, yung Aquino Sisters, ang sinuportahan po ay si Binay. Dahil si Binay po ay kaibigan din ng pamilya Aquino. At naging malapit si Binay sa mga Aquino, lalo-lalo na ang panahon ng kudita. Kaya nga natawag si Binay na Rambutito. Isa po sa mga sumusugod doon sa lugar ng kudita na gustong pabaksakin ang palasyo ni Tita Cory. Gustong pababain sa panunungkulan si Tita Cory. Sumusugod po si Binoy, si Binay. Kaya po noon, ang nangyari, ang sinuportahan ng Aquino Sisters, si Pinoy at si Binay. Laglag si Mar Rojas. Kaya po nung manalo si Noynoy Aquino, bilang pakonsuelo siguro, itinalaga pong DILG Secretary si Mar Rojas. O DILG Secretary na nga siya. Eh kung hindi ba naman napakaalat talaga. Nung panahong DILG Secretary siya, noon naman nagkaroon ng Yolanda disaster. O siyempre, yung kalamidad sa mga lugar-lugar, kailangan suportahan ng DILG. Dahil yung mga LGU roon ay nangangailangan ng tulong. So nagpunta po si Rojas bilang DILG Secretary. Doon na, nung nandun siya, nakahetot-hetot na. Dahil po sa issue ng Romualdez Aquino. Ang Romualdez po kasi sa partido ng Marcos. Aquino po naman, alam natin kabangga ng Marcos. So yung mga Romualdez doon sa Samar at sa Leyte, dahil sa pagmamahal ni Mar Rojas sa partido ni Pinoy, LP, tilan nadala niya hanggang sa lugar na may kalamidad. At inuna ang pamumulitika kaysa sa pagtulong. At iba't pinapasumpa niya, pinapapirma na si Romualdez na hindi kakayanin ang kanyang mga constituents at pinibigyan na ng daan na ang Pangulong Noynoy na siyang tumulong. Ay di ba't doon nga ay nagkaroon ng alitan? Bakit? Bakit ninyo ako etsapwera? Ay akong hinalal nila, sabi ni Romualdez. O di yun, nagkaroon na naman ng kaalatan si Mar Rojas. At ngayon po, nawiwindang na naman yung mama. Ha? Marami na namang aberyang nangyayari. Eh, muntakin ninyo yung kanyang solusyon para sa trapiko. Mukhang tinawanan lamang ng mga gustong, anong tawag doon? Ayokong sabihin kumontro yung parang sinupladuhan, parang inisnab, ayan. Yung puro solusyon ni Rojas sa traffic, inisnab. Noong mga kinaukulan, ha?
ano ito? Ano ang solusyon ni Mar Rojas? Ocho Diretso. Ang panukala po kasi ni Senador Rojas o itong si Presidential Candidate Mar Rojas para masolusyunan ang matinding daloy ng trapiko ay kansilahin. Kansilahin ang lahat ng prangkisa ng mga bus sa Metro Manila. Yun daw po ang sagot niya sa lumalalang problema sa trapiko. Hindi ba nag-isip si Mar Rojas? Kaya po sabi ni Senador Chis Escudero, hindi lamang kontra negosyo, kundi kontra mahirap ang panukalang solusyon ng 2016 Presidential Mar Rojas. Dahil lubha itong makakaapekto sa mga pasahero na dumidepende sa mga bus sa kawalan ng matinong sistema ng tren. O, dinaengot ka. Dapat daw po, sabi ni Cheese, maging maingat tayo at hindi padalos-dalos sa paghahadlang ng mga solusyon o sa paglalahad ng mga solusyon na lalo lamang magpapalala sa sitwasyon ng tatlong pangunahing sistema ng tren sa Metro Manila, lalo na raw ang palpak na MRT. Sabi pa ni Jesus Cudero, kung tatanggalin natin lahat ang bus sa EDSA at iba mang pangunahing lansangan, dapat ay may alternatibo tayo. Maglalagay lamang o malalagay lamang sa alanganin ang kapakanan ng mga pasahero, sabi pa niya kay Mar Rojas. Maaring maapektuhan na niya ang buong industriya na pinagkukunan ng mapagkakakitaan hindi lamang ng mga operator, kundi ng libu-libong driver, konduktor at iba pang mga empleyado. Imbis daw po nakasilahin ang lahat ng prangkisa, pinayuhan ni Escudero ang gobyerno na revisahin at suyurin na lamang ang lahat ng prangkisa ng bus. Ocho Diretso. O, kita mo yan, ha? Yun ang panukala ni DILG Secretary Mar Rojas. Na para mapaluwag ang trapiko, kansilahin mga prangkisa ng bus. Eh, masikip pa rin. O, para maluwagan, kansilahin na lang mga prangkisa ng taxi. Eh, masikip pa rin. Para mapaluwag, kansilahin ng mga prangkisa ng mga jeep. Eh, masikip pa rin. Huwag nang patakbuhin ang lahat ng kotse. Ano ka? Ay, Secretary Mar Rojas. Will you please shut up? Shut up! Shut up, Atali! Shut up! Shut up! Stop talking! Ocho Diretso. Mula po ng bagyong Yolanda, ang dami na pong nagkaroon ng utak sa tiki. Lahat daw ng mga sagot ay nagiging palpak. Parang itong Yolanda disaster, itong kalamidad na Yolanda, ay epidemyang dumapo sa utak ng ating mga pinuno. Kaya nagkawindang-windang ng kanilang pag-iisip dahil hanggang ngayon ay para pa silang minumulto ng Yolanda Calamity. Sabi po noon ni Mar Rojas kay Mayor Romualdez, sumulat ka na, na hindi mo kayang tulungan ng mga taga-Tacloban para kami na ang bahala. Baka isipin mo, isa kang Romualdez at ang Pangulo ay isang Aquino. Umatakin nyo yan. Sinabi yan ni, ngayon ni Presidential Mar Rojas. Presidential Candidate Mar Rojas. Ang sabi pa ni Pinoy noon, anong sabi ni Pangulong Noynoy? Hindi naman kayo namatay, hindi ba? Yung mga comment na yun, no? Si Proseso Alcala ng Agriculture, ang sabi naman, ibabalik natin ang pagiging number one exporter muli ng butil ng bigas. Number one exporter ba ng bigas yung Samar at saka Leyte? Natuliro ng mga to, eh.
Simon Pahe po naman na sinabi, hihigpitan natin ang pag-issue ng lisensya sa pagmimina. Kita nyo yung mga sinasabi. Si Sonny Caloma po naman, itong spokesperson. Bakit? Trend lang ba ang maaring sakyan? Yan po ay sa mga nasisirang trend na nirereklamo ng mga mamamayan. Ang sabi po, bakit? Trend lang ba ang dapat dating sakyan? Excuse me! Sabi po naman ni Edwin Lacerda, ito po yung mga magandang sinabi nila. Ang matinding traffic, sabi nga ng Pangulo, ay tanda ng malusog na ekonomiya ng bansa. Okay, yun ha. Ang matinding traffic, sabi ni Edwin Lacerda, spokesperson ng Malacanang. Ang matinding traffic, sabi nga ng Pangulo, ay tanda ng malusog na ekonomiya ng bansa. Ito nguli, sabi po naman ha, ni Sonny Caloma na naman, ang pagiging bobo. Libo-libro po ang pasero na nagtutungo sa Ninoy Aquino International Airport. Kaya isolated incident lang daw ang laglag bala. Isolated. Will you please shut up? Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Stop talking! Ocho Derecho. Isolated, umaabot ng 2,000 mahigit ang nakukunan nyo ng bala. Isolated pa rin. Sabi pa po ni Coloma, ang maliit na bagay na hindi raw dapat katakutan o ikahiya. Hindi raw dapat katakutan o ikahiya. Kalat na kalat na tayo sa ibang bansa. Kalat na kalat na tayo sa international community na ang ating airport ay pugad ng mga sindikato na naglalaglag bala, nagtatanim ng bala. Siguro, Sir Coloma, kung nanay mo si Aling Gloria ang nataniman ng laglag bala o nataniman ng bala, siguro magpuputok din ang iyong butse. Nahulihan daw ng bala. Pero sa halagang 500 piso, pinalipad na. So maraming mga sagot ang ating mga pinuno, yung mga kapalibot kay Pangulong Noynoy Aquino, na maaaring siyang nagpapasama sa imahe ng ating pamahalaan. Sana naman, bago kayo magsisagot, yung planado, planchadong planchado, meeting muna, meeting, para iisa ang hilatsa ng inyong sagot. Ang hirap kasi, ibang sinasabi dito sa kabila, iba po naman ang sinasabi doon sa kabila. Kaya anong nangyayari? Pinabubulabog. Nakakabulagan-abulabugan kayong isa-isa. Pagkatapos saka kayo magsisisiyan, bakit ganun sinabi mo? Ay ibang sinabi ko. Wala kayo sa buhay nyo. Will you please shut up? Shut up! Shut up, Atalya! Shut up! Shut up! Stop talking! Dito po sa kaso ng disqualification case ni Senator Grace po. Kung papag-aralan daw po ng gusto, kitang-kita kung sino ang may pakana nito. Bakit mantakin ninyo, itong si Vice President Jedjumer Binay ay ninong sa kasal po ng anak ni Attorney Amado Valdez. Yung huli nag-submit ng kaso, nagsampa ng kaso kay Grace po sa disqualification case. Si Dean Amado Valdez ay ninong po sa kasal ng anak ni Binay. Ang nagkasal pala do sa itong anak ni Amado Valdez, ninong si Binay. Ang nagkasal po sa anak ni Amado Valdez ay si Father Bernas, Father Joaquin Bernas. Ang kasal po naganap sa Tagaytay Highland Chapel noong
February 20, 2011. So, ibig sabihin, magkumpare si Binay at si Dean Amado Valdez. Ay si Grace po ay mahigpit na kalaban ni Binay. So, kinakailangang mawala sa landas ito. Kaya kung sino-sino ang ginagamit. Ayan, isa na yan, ha? Si Dean Amado Valdez, kumpare ni Binay. Ninong sa kasal ng anak ni Attorney Amado Valdez, si Binay, kaya sila magkumpare. Abogado ni Binay, si Valdez, ay sinampan niyang 200 million damage suit laban kay Senador Antonio Trillanes, Alan Peter Cayetano at Ombudsman Conchita Carpio Morales. Si Amado Valdez din po ang abogado ni Binay dito. O yung ibang mga nagsampa pa ng kaso sa Commission on Election. Ay silipin natin kung ano ang kaugnayan. Kay Presidential Binay. Bueno, oras po natin, alas 5.42. Hadalang 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumunok sa ating bansa. Makinig sa Ocho Diretso tuwing Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, kilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayan ng Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ocho Diretso. Abangan sa Ocho Diretso, Bakit Kita Iboboto? November 13, 2015, ni Susan Toots Ople. Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Abangan sa Ocho Diretso. Ocho Diretso. Tuloy-tuloy pa po tayo hanggang alas 6. Bakit nga ba inaapura itong pagdadagdag ng sahod sa mga empleyado ng gobyerno? Sino ba talaga ang makikinabang dito? Eh mismong si Senate President Franklin Liron po nagsabi, mabibigyan na ang mga empleyado ng pamahalaan ng taas sahod na nasa 45%, 45% ng kanilang tinatanggap sa kasalukuyan. At ayon po kay Drilon na maaring maihabol nilang batas para rito kung gagawa o kung magagawa nilang aprobahan ng panukala para rito sa susunod na buwan at bago matapos ang taong ito. Kung matatapos nilang panukalang batas at mapirmahan na ni Pangulong Noynoy Aquino, magiging epekto ang taas sahod mula mismo, bang, bilis naman ha, sa Enero a 1. At malamang na walang kokontra sa panukala. At kung ganoon ay matuwid din ang maling ginawa ng mga kanyang na paglala ng pondo para sa isang bagay na walang batayang batas.
Sabi po ni Drilon, lahat ang tatanggap ng pay hike maliban lang sa mga opisyal ng pamahalaan na nakapwesto sa visa ng halalan. Eh paano yung mga government-owned and controlled corporation? Yan pa sila yung mga magsisitanggap din ng additional na sahod? Eh kino-question na nga yung pag-i-issue nila ng malalaking bonus? Yan itinilaga riyan para mangalaga ng ating mga nakumpiskang mga ari-arian. Pero ang ginawa nila, mga nagpayaman. At kinurakot pa ang kwarta ng bayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng sangkatutak at malalaking bonus sa kanilang mga direktor, sa kanilang mga namumuno, habang ang mga maralitang mamamayan ay nakatunganga at halos ay naghahanap ng butil ng kaning isusubo sa kanilang almusal, pananghalian at hapunan. Kayong mga sangkaterbang damukal dyan ay nagpapasasa sa kaba ng bayan. O, kasama ba mga kaswal, empleyado na sa gobyerno? O, isasama raw, ha? Isasama. Dahil sila ang ika nga eh, tinatarget ng pamahalaan na maging kanila sa panahon ng eleksyon. Alam ba ninyo ang makukuhang boto kung sakasakali itong mga empleyado ng gobyerno? Ha? Itong mga empleyado ng gobyerno ay magkaroon ng pagkakataong ma-increasean at sila'y mapaamo ng pamahalaan. Dahil sa increase ay iboboto sila. Alam ba ninyo kung ilan itong mga empleyado ng gobyerno? 1.5 million. 1.5 million. Patakot-takot na dagdag boto yan, kaya yun ang inaamo. Para makopo nila o makorner ang 1.5 million na boto. Ba ang laking boto niyan dagdag, ha? Kaya nga lang umaangal dito yung mga guru, eh. Ha? Kasi ang babaraw ng kanila. Kinuwenta-kwenta nila lahat, ang matataas yung mga empleyado, doble pa yata ang bonus na matatanggap. Pero yung mga guru, kawawa. Ilang matagal nang umaamot ng grasya mula sa pamahalaan. Sila ang matagal nang humihingi ng dagdag o aumento sa kanilang mga sweldo. Pero sila ang napapabayaan. Pero kung ituring natin, ha, sinasabi natin, sila ang mga bayani. Ang mga guru, ang mga bayani. Sino ba yung maganda mabayad dyan? Hindi ko mawarian. Ah, si Marie. Maganda pala si Marie. Sino ang natatakot kay Grace po? Bakit siya pinagtutulungan? O ilalabas na raw po sa November 17 ang desisyon ng Senate Electoral Tribunal o SET tungkol sa pagkatao o citizenship ni Senator Grace po. At particular na re-reservayan ng SET ang petisyon itong si Richelito David na naglalayon ding ipawalang visa ang panalo ng senadora noong nakarang halalan kung saan ay nagtala siya ng pinakamaraming boto sa kasaysayan ng halalan sa Senado. Ang SET po ay binubuo ng mga senador na sina Loren Legarda, Pia Cayetano, Pam Aquino, Cynthia Villar, Nancy Binay, at Vicente Soto III, at tatlo pong maestrado ng Korte Suprema na sina Senior Associate Justice Antonio Carpio, na siya rin pong chairman ng SET, at sina Associate Justices Teresita Leonardo de Castro at Arturo Brion. Alam ba ninyo kung susuriin mabuti ang komposisyon ng SET? Ha? Kung susuriin mabuti ang komposisyon ng SET, ay binubuo po ito ng mga mambabatas na nabibilang sa oposisyon at administrasyon. Kaya ang panabang na base sa political leanings, yun ang kanilang magiging pananaw sa issue. Samantalang ang mga maestrado maliban kay Carpio, di po kasi si Justice Carpio, hindi pa nag-uumpisa ang hearing noon sa SET, ay nagbigay na siya ng pananaw. Nagbigay na po ito ng pananaw, nagbitiw na
ng pananaw sa isyu ng inaasang magbibigay ng opinyon na base sa legalidad o kung ano ang naayon sa batas. Ngayon ang tanong nga, bakit may mga lumutang na protesta laban kay Grace at sino po ang nasa likod dito? Bagamat paulit-ulit na ipinatanggi ni David at iba pang mga complainant na may mga politiko na nasa likod nila, alam naman ng mga taong totoo at walang naniniwala sa kanila. Maliwanag daw pong political operation ito na naglalayong i-discarril ang hangarin po ni Senator Crespo na pumalit kay Noynoy bilang leader ng bansa. At kapansin-pansin daw po na maliban kay David na perennial loser sa mga eleksyon ay pawang mga ordinaryong mamamayan na nagmamahal kuno sa bansa ang naghain ng mga petisyon. Kaya maliwanag na ang mga kalaban ni Grace na tumatakbo rin Pangulo ang makikinawang sakaling mabasura ang kanyang kandidatura. Excuse me! Pero bakit nga ba takot na takot silang harapin sa isang malinis at malayang halalan itong si Grace po, ano? Siguro dahil mahirapan silang talunin ng senadora dahil na rin sa mga leader na kagaya niya na hindi maihanay sa mga trapo. Ayun pong ibang mga tumatakbo, trapong-trapo. Mga datihan na ninyong nakikita. Yung kapag nakita nyo, nakakasura na. Yung nakakaumay na. Tuwi na lang eleksyon, makikita mong mukha. Tuwi na lang eleksyon, makikita mong nagkakarga ng bata. Pagka eleksyon, nakikita mong pumapasel sa mga squatters. At ang laging ipinangako, magandang kabuhayan, pabahay, pagkain sa hapagkainan. Kulang na lang ibigay sa iyo ang langit at lupa. Pero kapag ka nahalal na, hindi mo masilip ang mukha. Hindi mo makita ang pumasyal sa inyong lugar. Ngayong habang nangangampanya, puro ngiti, kamay dito, kamay dyan. Akbay dito, akbay dyan. At kahit madusing ka at madusing yung mga bata, paghahalikan, yayakapin, makargahin. Yan ang takbo ng politika rito sa atin eh. Kaplastik ang malaki. Kaya naman, hanggat maaga po, ay kilalanin na natin ang ating mga iboboto. Huwag tayong padadala sa mga bulero. Madala na po tayo sa kanilang mga ginagawa sa atin. Lima daw pong boto ang manggagaling doon sa Senate Electoral Tribunal o SET. Limang boto lang. Sapat na para ibagsak ang kandidatura o i-disqualify ang kandidatura ni Senator Crespo. Ngayon, sino-sino ang limang ito? Si Carpio, nagsalita na. Si Nancy Binay, ay siyempre, boboto ito ng disqualification dahil para wala ng kalaban yung tatay niya. Si Bam Aquino, Liberal Party ito, siyempre, ilalaglag din ito si Grace po. Ang nalalabi nilang pag-asa nitong si Senator Crespo ay si Cynthia Villar, si Pia Cayetano, eh, siyempre kay Cayetano to. Eh baka malaglag din ha, ilaglag din itong si Senator Crespo. NPC member po si Pia Cayetano na kapatid ni Alan. Kailangan ng LP na matanggal si Binay sa listahan ng mga presidential aspirant din.
Kaya kung si Grace ay matatanggal at si Bina ay matatanggal, lusot na po. Ha? lusot na. Si dating DILG Secretary Marrojas. Yan ang mga political strategy. Ay, nako. Good boy. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Good boy. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Ocho Derecho. Kamakailan po ay nagkaroon tayo ng bisita rito tungkol doon sa CTPL, yung compulsory third party liability na kinukopo ng LTO at ng DOTC. Yung bang sila na lamang ang pipili kung sino ang insurer na dapat mag-issue ng TPL sa mga motorista, yung pong third party liability. Yung po kasi ang kadalasang insurance ng mga motorista. Dati marami kang nakukunan ng TPL, maraming insurer o insurance agency ang nag-aalok ng TPL. Iba-iba nga lang presyo, may mataas, mayroong mababa. Kaya ito po ay kinopo ng LTO at isa na lamang administrator ang itinalaga. Ibig sabihin, isang insurance na lamang ang mamamahala doon sa mga TPL. Nung mabuking ito na isa na lamang ang hahawak na parang nakakaroon ng anomalya, ginawang dalawa po. Yung administrator, nagkaroon ng dalawang administrator sa ibaba niya. Yung isang administrator ang hahawakan po ay yun lahat ng plate number na nagtatapos sa ad number. At yung isang administrator, ang bibigyan lamang niya ng TPL ay yung mga nagtatapos sa IBAN number. So, lumalabas ko po pa rin. Eh, nagsampa nga po ng TRO itong buklura ng mga manggagawang umaasa sa industriya ng siguro o BMIS. Pero ibinasura po ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ng buklura ng mga manggagawang umaasa sa industriya ng siguro na humihiling ng temporary restraining order sa programa ng DOTC-LTO ukol sa pagpapatupad ng Reform Third Party Liability o RTPL. Sa kautusan na nilabas ng RTC Branch 105 Presiding Judge Rosa Samson nitong November 9, inatasan ito sina LTO Chief Assistant Secretary Alfonso Tan Jr., ang counsel po ng BMIS na nagsumiti ng kani-kanilang posisyon o memoranda para sa application ng temporary injunction. Nauna nang tiniyak po ng LTO ang pagpapairal ng RTPL kasunod ng talamak na katiwalian at reklamong kanilang tinatanggap laban sa CTPL o Compulsory Third Party Liability. Ayon kay LTO spokesman Jason Salvador, walang dahilan para pigilan ng sinuman ang RTPL dahil lahat ng positibong pakinabang ng publiko at ng gobyerno ay makakamit dito. Kinukay po ni Salvador ang pagpuksa sa mga bogus insurance company na kumontrol sa CTPL sa mahabang panahon at ang kawalan ng benepisyo ng mga vehicle owners sa tuwing mangyayari ang aksidente. Binigyan po ng 5 araw ng korte ang petitioner at ang LTO-DOTC para makapagsumiti ng kanilang posisyon bago solusyonan ng hukuman ang issue ng magkabilang panig. So, yun po ang abangan natin. Wala na akong mapindot dito. Nawala. Malikot ang kamay dyan. Andyan na naman kasi si Tolitz. Si Tolitz Loreño. So,
bukas abangan po ninyo ha. Alas 4:30 hanggang alas 7. Dito sa 8 Derecho. Isang dalawang oras kalahati tayo bukas dahil bisita po natin si Susan Tuts Ople. Asigurado maraming OFW na makikinig dito. Dahil yan po ang ika nga ay pinaka pinakataong sumusuporta sa kapakanan ng DSWD ay Ocho Diretso ng OFW. Ako pati nalilito rito ha. Hello mga kaibigan. At abayanan po ang Klinika on Air na susunod sa atin ngayong alas 6 ng gabi. Pangalan po ng aking mga kasama rito, si Tolis Loreño, napakalikot. Si Talia. Si Jim Mayores. Si Romar Bacalso. Dito pa rin. Si Justin. At yung ating program manager, si Nestor Doria. At saka si Kidlat, Nestor Kidlat Kagitla. Ako pong inyong lingkod, Joey Falcon. Nag-iwan po sa inyo ng isang magandang gabi. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Ocho Diretso. DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks.